Hi mga kaagre! Welcome again to my channel! Ngayon po, pag-usapan po natin or talakayin ang isa sa mga problema sa ating mga palayan. Alam niyo po ba na itong brown plant hoppers or hanip ay isa sa mga problema dito sa amin at sa ibang lugar? Kung hindi po natin maagapan ang ating palayan, ay ma-hopper-borne ang ating mga pananim. Sana po sa bidyong ito, matulungan ko po kayo kung maka-encounter na kayo ng ganitong problema or sana naman po hindi po kayo maka-encounter ng ganitong problema. Sa mga naunang na-vlog ko po, pinakita ko po ang lahat ng mga gamot na pwede nating gamitin pang spray sa pagpuksa ng hanip or brown plant hoppers. Pero dito po, may isang kaibigan po tayo na gusto po niya i-vlog ko po ito, ihiwalay ko daw po ito sa karamihan. Pero po, sa unang na-vlog ko po, lahat po yun magagaling. Pero ito po, ihiwalay po natin ito at alamin po natin ngayon kung ano ba talaga ang magaling na gamot para sa brown plant hoppers. Samahan niyo po ako. Pero po, bago po tayo mag-start, magkunting review po muna tayo. Ano po ba ang brown plant hoppers or hanip? Or yung tinatawag ng iba ay kayumangging hanip. Ito ay isang species ng plant hopper na kumakain ng mga halamang palay. Ang mga insekto na ito ay kabilang sa pinakamahalagang peste ng palayan or pinakananinirang peste sa palayan. Ang mataas na population ng mga plant hopper ay nagdudulot ng mga dahon na una maging kulay dalandan, dilaw, bago maging kayumanggi at tuyo. At ito ay ang condition na tinatawag na hopper-borne na pumapatay sa halaman. Ayan po, may konting kaalaman na po tayo about plant hoppers or brown plant hoppers. Doon po sa mga hindi pa po nakakaalam. Ngayon po, pwede na po tayong mag-proceed sa pinaka main topic po natin. Pero syempre, kung bago pa po kayo sa channel ko, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-click nyo lang po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At dito na po tayo sa pinaka main topic po natin. Hanap niyo po ba ang solusyon para sa hopper-borne na sanhi ng brown plant hopper or hanip para ligtas ang inyong palayan? Mga kaagri, hanap mo din po ba ang laban sa green leaf hoppers na nagdudulot ng tongro virus? Mga kaagri, hindi ko na po papatagalin. Ipakilala ko na po sa inyo ang eksperto sa brown plant hoppers or hanip, basta Pexalon sa hoppers, bilis action. Pexalon insecticide, mabilis na action. Dagli ang paghinto ng pinsala sa pananim, dulot ng panirang hopper at agarang pagtigil ng impeksyon dulot ng tongro virus. Ang Pexalon insecticide ay may natatanging galing dahil may natatanging mode of action na mabisang kaagapay sa insect resistance management. Mga kaagri, ang Pexalon insecticide ay meron din siyang systemic at translaminar. Ano ba ang ibig sabihin ng systemic at translaminar? Ito ay nanunuot sa ugat, katawan at dahon ng halaman. Ito ay pangmatagalang bisa, tumatagal ng hanggang 21 to 25 araw, kaya siguradong mapupuksa ang pesting hopper at minsan lang ang pag-spray kada season, kaya makakatipid at maginhawa ang pagbomba or pag-spray. Dito po tayo kung paano natin i-apply ang Pexalon insecticide para sa ating mga pananim na palay. Gumamit lang po tayo ng 240 ml per hectare or 12 ml kada 16 liters na tubig para doon sa mga brown plant hoppers. So, ang tanong, ilang bote ba ang kailangan natin sa isang ektarya? Ang kailangan lang po natin ay 2 boteng Pexalon kada ektarya. Ang problema mo naman ay green leaf hoppers. Gumamit lang po tayo ng 330 ml per hectare or kaya 33 ml kada 16 liters na tubig.
Dito po tayo sa panahon ng aplikasyon. Mag-spray ng Pexalon sa oras na makakita ng hoppers sa palayan. Isang beses na aplikasyon lamang sa buong season. Mga ka-agri, lagi po nating i-monitor ang ating mga pananim na palayan dahil si brown plant hoppers umaatake po siya 40 days after transplanting hanggang 61 days after seeding. Kung si green leaf hoppers naman ang ating pag-uusapan, kadalasan umaatake din siya 14 days after transplanting hanggang 35 days after seeding. Mga ka-agri, huwag po kayong mag-alala dahil si Pexalon ay rehistradong produkto sa EPA. Gamitin lamang ito na ayon sa label o sa pabalat. At kung meron po kayong mga katanungan, magkonsulta lang po kayo sa inyong mga agronomist. O kaya mag-comment lang po kayo sa baba at baka naman masagot ko po ang inyong mga katanungan. Kapchagi nege natanaju no. Nan 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. No. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나.